Hello mga kawaumat! In this video lesson, we will discuss transforming general form to standard equation of ellipse. Ito ay kabaliktaran naman nung diniscuss natin sa previous video lesson natin from standard equation of ellipse to general form. Ngayon, general form to standard equation of ellipse. So, ito yung general form natin. And then, ito naman yung standard form or yung tinatawag din nating vertex form of the equation of ellipse. Mula dito, gagawin natin ganitong equation. For example, number 1, we have 16x squared plus 4y squared minus 32x minus 16y minus 32 is equal to 0. So, unang gagawin class, pagsamahin natin yung pareho yung variable. So, kagaya nito, pagsamahin natin yung may variable na x, pagsamahin natin yung may variable na y. So, yung unang gagawin nyo. So, 16x squared minus 32x plus 4y squared minus 16y. And then, yung constant term natin, ililipat natin sa right side. So, yung negative 32, ililipat natin sa right side. So, naging positive 32 na. Mula dito, class, since na pinagsama na natin yung merong variable, same yung variable, class. Pagsamahin natin yung same yung variable, so, 16x squared minus 32x, so magkasama sila. And then, yung 4y squared minus 16y is equal to 32. And then, i-factor natin, kasi yung 16 saka negative 32, pwede natin i-factor yan. Kay 16, okay? So, 16x squared divide 16, that is, x squared na lang. Negative 32x divide 16, negative 2x. Or yung next natin, 4 naman, no? Pwede natin sila i-factor sa 4. So, 4y squared divide 4, that is 4. Or 4y squared divide 4, that is y squared. Negative 16y divide 4, negative 4y is equal to 32. So, after natin ma-factor out, class, ano ang next natin gagawin? Ang next step, i-apply natin yung completing the square. So, diba magka... itong x squared minus 2x, gagawin natin itong perfect squared trinomial. So, by using completing the square, so paano ulit ginagawa yung completing the square? Itong pangalawa natin, o yung tinatawag nating linear term, i-divide natin sa 2. So, si negative 2 divide 2, the answer is negative 1. And then, i-squared natin yung sagot natin. Again, i-divide lang natin kay 2, so negative 2 divide 2, the answer is negative 1, then is squared natin. So still, the answer is 1. Tama? Oh. So magiging x squared minus 2x plus 1. So yung squared natin, di ba, dinivide natin kay negative 2. So negative 2 divide 2, that is negative 1. That's negative 1 times negative 1, positive 1. Ito yon. Ngayon, yung equals 32 na yun sa right side, ang mangyayari ngayon, since nag-add tayo ng 1, okay, and then meron tayong 16 sa labas, so i-multiply natin yan, 1 times 16, and then idadagdag natin doon sa kabilang side. Kasi nagdagdag nga tayo dito, so dagdagan din natin doon sa kabilang side. So, plus 16. Ganon din dito. So, y squared minus 4y, so yung linear term natin is negative 4y. Negative 4, ganun din, di-divide natin kay 2. Negative 4 divide 2, that is negative 2. Pagka-divide, i-squared natin. Negative 2 times negative 2, positive 4. So, dadagdagan natin to ng positive 4. Okay? And then, since 4 ang dinagdag natin dito at may 4 pa tayo sa labas, so 4 times 4, 16. So, dadagdagan din natin ng 16 dito sa right side. Ibig sabihin, class, once na nag-add ka dito, i-add mo din doon sa kabilang side. So, dito, nagdagdag tayo ng 16 kasi 1 times 16, so dinagdag natin doon. Dito, nag-add din tayo ng 16 kasi 4 times 4, 16. After nito, gagawin natin tong square of binomial. So, paano ginagawa yung square of binomial? Kung ano yung sagot doon sa dinivide mo? Negative 2 divide 2, the answer is negative 1. So, copy x minus 1 squared. So, yung kapag sinimplify natin yung x minus 1 squared, ito yan. Okay? From perfect squared trinomial,
gagawin natin square of binomial. Plus, from y squared minus 4y plus 4, so ikakopy lang natin yung 4, magiging y minus 2 squared. And then, sa kabila, 32 plus 16 plus 16, that is 64. Yung goal natin dito, kailangan maging 1 yung nasa right side. Diba? Kailangan maging 1 yung nasa right side. So, i-divide natin yung equation natin, right side, saka yung left side natin, sa 64. Kailangan kasi maging 1 yung nasa right side. So, kung ano yung nandito, yun ang i-divide natin. Okay? So, 16 divide 64. So, kapag kinuha natin yan, ang lowest term nun is 1/4. Tama? Okay? So, 1/4. So, magiging 4 na lang yung nasa baba ni x minus 1 squared. So, and then dito, 4 divide 64 or 4 over 64 kapag ni lowest term natin, 1 over 16 yan. So, sa baba ni y minus 2 squared ay 16. So, kung mapapansin nyo class, nagpalit lang sila. So, nagpalit sila ng pwesto. Yung 4 napunta sa x minus 1 squared. Naging denominator ng x minus 1 squared. Si 16, naging denominator ni y minus 2 squared. Equals, so 64 divide 64, 1. So, ito na ngayon yung standard equation ng ellipse natin mula dito sa general form na given. Another example, meron tayong 25x squared plus 144y squared minus 250x minus 576y minus 2,399 is equal to 0. So, pangalawang step na gagawin, pagsasamahin natin yung same yung variable. And then, okay, paghihiwalayin lang natin. So, 25x squared minus 250x plus 144y squared minus 576y is equal to 2,399. So, mula sa negative, nilipat natin dito sa kabilang side kaya naging positive na yan. Then, gawin ulit natin yung completing the square. So, bago natin gawin yung completing the square, i-factor muna natin. Si 25 saka si 250 kay 25. 25x squared divide 25. So, ang maiwan na lang ay x squared. Negative 250x divide 25, that is negative 10x. Plus, dito naman, so if i-factor out natin kay 144, 144y squared divide 144, maiwan na lang ay y squared. Negative 576y divide 144, that is negative 4y, is equal to 2,399. Ngayon, apply na natin yung completing the square. So, from x squared minus 10x, so si negative 10x, si negative 10, i-divide natin kay 2, so the answer is negative 5, tama? Negative 10 divide 5, negative 10 divide 2, that is negative 5. Squared natin yun. Negative 5 times negative 5 is positive 25. So, ang idadagdag natin dito ay positive 25. Idadagdag natin, since nag-add tayo ng 25 at meron pang 25 doon sa labas, imumultiply natin yan. 25 times 25, that is 625. So, idadagdag natin yung 625. Another, yung y squared minus 4y, yung negative 4, i-divide natin kay 2, that is negative 2. Squared natin, negative 2 times negative 2, that is positive 4. So, idadagdagan natin to ng positive 4. So, magiging y squared minus 4y plus 4. And then, after that, since nag-add tayo ng 4 and then may 144 sa labas, imumultiply natin yan. 144 times 4, yung product niya, idadagdag natin dito sa kabilang side. And that is 576. Then simplify. So, gagawin na natin itong square of binomial. Magiging x minus 5 squared plus, copy 144, magiging y minus 2 squared is equal to 3,600. So, pagkatapos nito, i-divide natin kay 3,600 para maging 1 yung nasa right side natin. So, i-divide natin kay 3,600. So, 25 divide 3,600.
So, pag ni-lowest term natin yun, magiging 144. 1 over 144. Then, so nasa baba ni x minus 5 squared is 144 plus 144 over 3,600 kapag ni-lowest term natin, that is 25. 1 over 25. So, y minus 2 squared over 25 is equal to 3,600 over 3,600 is equal to 1. Ngayon class, so papansinin natin yung number 1 natin na example at ngayon parang nagpalit lang sila ng pwesto. Okay? So yan yung isa sa mga technique, no, para mabilis natin makuha yung denominator nila. Another example, we have 25x squared plus 9y squared is equal to 225. So, papansinin natin, wala siyang ibang kasama, no? 25x squared lang saka 9y squared. Kapag ganyan, walang kasama. 25, so, i-divide na lang natin ito kay 225 para maging 1 yung nandito. So, 25x squared over 225, that is 9. 1 over 9 or x squared over 9. Then yung 9 over 225, that is 1 over 25, or y squared over 25 is equal to 1. Kasi 225 divide 225, the answer is 1. Thank you for watching this video. I hope you learned something. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo for more video tutorial. This is your guide in learning your math lesson, your WowMath channel.